보이는 거 되면 아, 또 요만 YouTube. So, for example, is 그게 약간 disable 내용은 disable underscore former. So, 그게 wala na yung option na i-add natin lahat ng videos sa watch later. So, ang nangyayari dito is pa-isa-isa na siya ilalagay yung medyo masagin mo watch. So, yun yung ating disabled recorder. So, hindi na siya nagana sa bagong version ng ating YouTube. So, yun yung isa sa ating mayroon. So, pwede natin gawin is ito tayo ng Google. And then type natin is yung po good old YouTube. And good old YouTube. So ayan yung ating good old YouTube. So hanapin nyo lang yung extension. So ito, ito yung hanapin nyo yung extension extension file kasi ito. So, si PQ Vlad, at ang gawa, hindi ko sure kung siya, pero kung siya yung gawa, halimaw siya. Salamat sa kanya. So, yan, add lang natin yung extension. So, makikita nyo dito sa extension yun, kasama na siya, yung gold, good old YouTube, sorry. So, yan, balik na tayo dito sa ating playlist. So, yan, kita nyo, bumalik na ulit yung tatlong dots. As yun, pwede na natin ulit i-add yung watch later natin. So, sa version naman ng ating cellphone, so, kailangan natin install natin itong Yandex. So, pwede na siyang hanapin sa Play Store. So, para siyang gawa ng Russian dahil sa mga sulat. So try natin dito din yung ating playlist. So same, napansin nyo wala na yung option na i-add sa lahat sabay-sabay sa watch later. Medyo yun yung sasold natin. Okay, change pala ito sa Russian. So balik lang natin English. Yan. So dun pa lang tayo ulit dun sa Google. And then so hanapin natin ulit si Google. Search din natin ulit yung kanyang extension. Click on YouTube. Pa-clarify ko lang, dapat yung Yandex browser yung gamitin nyo. Add extension din. Ayan, try na natin ulit yung link. Okay, ayan. So, yun yung kailangan natin i-switch. So, pumunta kayo doon sa option niya. Different account ng mabilis lang kasi dati kailangan ko pa siyang i-log in. So dito na nakalagay na yung mga
account na pwede ka mag-add. Ayan, pag nakapag-add ka na ng mga account mo, click-click mo lang siya doon para makapag-add. So, example, pili na tayo picture. And then, lagay mo lang yung example na pangalan. Example. And then, add. Pero yung picture nga pala na pili natin, pwede siya mabago. So, dito kasi, kaya example, meron ka ng account na existing. So, i-ano mo lang siya dito, i-sign in. So, mababago pa rin yung picture na yun based din sa Google account mo. So, yun yung medyo maganda din doon kasi kung nakaset up ng account mo, yun yung magiging pinaka-picture. Ayan, mag-login ka lang. So, after mo ma-add lahat, mag-create ng sarili niyang Google Chrome na naka-sync doon sa specific mong nakasync na sa specific mong account. For example dito, ito yung mga na-sync kong account. So, for example, ito, buksan natin yung pinaka-online nakasync na account sa YouTube. So, makikita nyo dyan na yun yung account ko dito sa YouTube na to. And then, bukas pa tayo ng isa. So, ang tanong is, bakit ko ba nilagay yung multiple account ko sa Google Chrome? Kasi kung naalala nyo, is yung good old YouTube is sa ano pa lang siya meron sa Google Chrome. So, yun yung gagawin natin para pag mag-a-add ka na ng playlist, so, bubuksan mo lang yung specific mo na na-add mo na account sa Google Chrome. And then, tsaka mo dyan ipipaste para ma-add mo yung playlist sa watch later. So, ang tanong din dyan is, okay lang ba na mag-play ako dun sa Google Chrome? So, yun medyo hindi masyadong recommended.